Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Tayo pong muli ay mag-aral ng salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay kung paano nga po ba tayo gagawa ng sermon outline verse by verse. At ang atin pong paghuhugutan o pagkukunan po ng atin pong Bible passage o yung tinatawag po nating Bible text ay kunin po natin sa aklat po ni St. Mark chapter 10 verse 13 hanggang 16. Ganito po ang ating mababasa. Let the children come to me. And they were bringing children to him that he might touch them. And the disciple rebuked them. But when Jesus saw it, he was indignant and said to them, Let the children come to me. Do not hinder them. For to such belongs the kingdom of God. Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it. And he took them in his arms and blessed them, laying his hands on them. Sa Tagalog po, binasbasan ni Jesus ang maliliit na bata. May mga taong nagdadala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo ang sinumang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos. Tulad sa pagtanggap ng isang bata ay hinding-hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kinalong ni Jesus sa mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila ang mabuting balita ng ating Panginoon. Yan, tayo po ngayon ay mag-aral ng salita ng Diyos. Ang ating pong pamamaraan ngayon, gagamitin po natin itong sermon outline verse by verse. Yung iba po, ang tawag nila dito ay expository sermon. So, ang ating pong mag-aaral ngayon ay sermon outline verse by verse. O paano nga po ba tayo gagawa ng sermon outline verse by verse, no? Kanina po, meron na po tayong tinatawag nating Bible text o yung text po natin. At ang gagamitin po natin ditong formula, yung verse insight and application, direct to application kagad tayo. Gaya ng nabanggit ko, ang iba, ang kanila pong pagkakaintindi dito ay yung tinatawag po nilang expository. But whatsoever, anuman po yung kanilang nais itawag dito, ang mahalaga ay meron po tayong insight sa bawat verse at application sa bawat insight doon po sa atin pong binasa. At marahil sa aming mga pag-aaral, yung iba ang tingin nila medyo mapanganib yung ganitong paraan. Pero bagamat ganito po yung pananaw ng iba, ay ginagalang po natin at binibigyan po natin ng weight, ng bigat, sapagkat minsan ay pwedeng ma-over-spiritualize daw po kasi yung ganitong pamamaraan, yung verse insight and application, yung tinatawag natin via formula, no, yung verse insight and application. Pero nakakatulong marami sa mga mangangaral na kagaya nating mga nagsisimula pa lamang. So subukan po natin na pag-aralan ito pong binasa po natin sa Mark chapter 10 verse 13 hanggang 16, yung ang sabi ng atin pong Panginoon, let the children come to me. Now, sabi ng verse 13, no? Kunin na po natin yung verse insight and application. Makikita niyo po diyan sa atin pong projector yung verse insight and application. Ano po ba yung verse na ng verse 13? Ano po ba yung sinasabi doon? And they were bringing children to him that he might touch them. No? At mga kapatid, children was brought to Jesus. Yun ang insight dito. Children was brought to Jesus, but the disciple rebuked them. Parang sa isang banda, makikita natin dito na kadalasan naman talaga kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon, maraming balakid, no? Hindi nawawala yung mga hindrances, yung mga balakid na minsan kahit hindi natin inaasahang pagkakataon, tayo pa pala yung nagiging sanhi, nagiging dahilan ng balakid ng iba upang hindi makalapit sa Panginoon.
So yung insight po natin dyan, children was brought to Jesus. Ang application po natin, there are people who are used to bring us closer to God. No? There are people who are used to bring us closer to God. Talagang merong ginagamit ang Panginoon eh. Meron lagi siyang ginagamit para tayo po ay mapalapit sa atin pong Panginoon. Kung maalala nga po ninyo yung isang paralitiko na dinala ng kanyang mga kaibigan. Dinala ng kanyang mga kaibigan sa Panginoon, subalit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. Ang ginawa po nila ay umakit po sila sa bubong at binutas nila yung bubong, doon nila hinugos, no? Yung kanilang kaibigang paralitiko para makita ng Panginoon. At hindi nag-atubili na ang Panginoon ay pagalingin yung paralitiko. So therefore, mga kapatid, there are people who are used to bring us closer to God. May mga tao talaga na ginagamit ng Panginoon para tayo po ay mapalapit sa Kanya. But obstacle is always real, no? Totoo naman na palaging merong mga balakid. So yan po yung verse 13. O, tingnan po naman natin yung verse 14, no, hanggang 15. When Jesus saw this, no, nakita ng Panginoon, He was indignant, angry, and said, "Let the children come to me." Verse 15, "Truly I say to you, unless you become like little child, you cannot enter the kingdom of God." So, ang insight po natin dito sa verse 14 and 15 na yan, okay, children find their importance. Nakita ng mga batang ito, o nakita natin, yung kahalagahan ng mga batang ito na dinadala sa Panginoon. Okay? So, ang application natin, never look down anyone. At yun naman talaga ang totoo, na dapat hindi natin tingnan ng different ang bawat isa, sapagkat ang bawat individual, ang bawat isa ay mahalaga sa Panginoon. Never look down anyone. Kaya yung lesson po dito, yung bata man yan, lahat ng tao kasi mahalaga sa Panginoon. Again, every individual ay mahalaga sa atin pong Panginoon. At ang lesson dyan, love has no preference, no? Walang preference ang pag-ibig natin dapat, no? Hindi tayo nagtatangi at hindi tayo nagiging sanhi o hadlang sa paglapit ng iba. Yung verse 16 naman, Jesus took the children in His arm and blessed them, laying His hands unto them. Yan po yung verse natin. At yung insight naman natin dyan, children took by the Lord in His loving arms. Yun yung insight natin na kinuha sila ng ating Panginoon at kinalong at pinatong mga kanyang mga kamay sa kanila, and they were being blessed. So dito pa lang makikita natin na Jesus Himself will carry you, no? Yung application po natin dito, isang magandang encouragement nga naman, ano, na if He carried the weight of the world, no, upon His shoulder, kung yung mundo nga, yung bigat ng kasalanan ng mundo, pinasa ng Panginoon, ikaw pa kaya na nangangailangan ngayon ng tulong at grasya ng Panginoon, hindi pasanin ng atin pong Panginoong Jesus. So yung mga bagay na ipinagkait sa atin ng mundo na ngayon, ay meron po tayong pagkakataon sapagkat ang Panginoon, yun ang good news eh, ang Panginoon na parito para tayo po ay bigyan ng pagkakataon, no? Handang ipagkaloob sa atin ng Panginoong Jesus lahat ng ating mga pinapangarap, na alam naman niyang makakabuti para sa atin. So yan po yung hakbang na ginawa po natin, no? Verse 13, 14, 15, and 16, kinuha natin yung verse and then naglagay tayo ng insight and then we go to application. So yan po ang atin pong pag-aaral ngayon, and I hope meron po tayo ditong napulot, no? Ulitin ko, ito po yung ating pag-aaral ngayon na nawa. So yan po yung maikli nating video ngayon, yung papaano gumawa ng sermon outline verse by verse, no? Yung verse, insight, and application, yung Via Formula. So yan po muna, itry natin kapag gusto po natin gumawa ng lesson ng sermon verse by verse. Napakadali lang sundan, ano? Verse, insight, and application. Via Formula. Muli, maraming salamat po at nawa po ay sa mga susunod pa nating mga video, abangan nyo po at marami po tayo ditong pag-uusapan. Hanggang sa muli po, huwag nyo po nga kalimutan, mag-comment down below at i-like na po ninyo. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pakisubscribe na rin po ang atin pong channel. At don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pang video. Maraming salamat po at dawa po, mapagpala po tayo ng dakilang maylika. God bless everyone, Kuya Bong.